Guys, today, may pag-uusapan tayo. Siyempre, bago magpisa, iinom muna ng tubig. Alam nyo na guys, pag ito pag-uusapan din, kailangan marami tayong ininom ng tubig. You know what I'm saying? Nagayot. Siyempre, bago magpisa, shoutout nga pala sa lahat ng subscribers ko dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat. We are 67,000 subscribers, you know what I'm saying? Hindi ko lang po plan ko ito sa naman dali siya, pero maraming salamat ko. And then, guys, siyempre, ngayong araw na to, gagawa tayo ng isang reaction video. Start recording muna tayo, no? Dito kay Sir JP Amazing Stories. You know what I'm saying? So, subscribe po natin siya. Tapos, i-click po natin yung notification bell. At saka, i-like po natin yung video niya. You know what I'm saying? So, Sir JP Amazing Story, paggamit muna ng video mo. Gagawa lang ako ng konting reaction video, no? So, wala natin patagalin. Pakinggan natin ang title nito. Ang kinakatakutan mangyari ng China at ito ay ang may mga dot na gano'n, no? So, surprise! You know what I'm saying? So, painggan natin! Huwag natin patagalin! Let's do this! Grabe yung militar ng China, ano? Tingnan nyo kung gaano kalakas yung China. When it comes to military, yung mga equipment, mga weapon, you know what I'm saying, tapos yung dami ng soldier nila, sobrang lakas talaga. At kayang-kaya nila sigurong tapatan ang US, no? Sa nakalipas na mga taon, ang China ay naging malaking banta sa ekonomiya ng Amerika. Dahil ayon sa mga data, ay posible maungusan ng ekonomiya ng China ang ekonomiya ng Amerika. Noong 2014, marami ang nagsasabing maaring mangyari ito sa taong 2024. Binansagan ng marami bilang economic miracle ang China dahil galing ang bansang ito sa third world country at ito ay papunta na sa pagiging global superpower. Piruin mo, no? Third world country, papunta sa superpower na ekonomiya. You know what I'm saying? So, miracle nga, no? Miracle. So, sobrang galing ng China pagdating sa paglago ng kanilang bansa, no? From third world country, papunta sa superpowers. Tingnan nyo naman kung gaano yung proseso, progreso, you know what I'm saying? So, iba talaga ang China. Sa loob lamang ng ilang dekada, fast forward sa inaharap, naharap ang China ngayon sa sandamakmak na problema, kapwa pang ekonomiya at pagdating sa politika. Ang ilan lamang sa mga bagay na pinoproblema ng Chinese government ngayon ay ang palpak na zero COVID policy, malalaking utang sa real estate, mga issue sa infrastructures, mga kaliwatkahan ng pagwiwelga ng mga kabataan, at ang dahan-dahang pagbagal ng ekonomiya ng China. Ang mga resulta ng mga isyong ito ay nagbabanta sa mismo structure ng kapangyarihan ng bansa. Kaya ang malaking tanong dito, paano napasok ang China sa malaking gulong ito? Paano siya makakalabas sa isang malalim na hukay na sila mismo ang may gawa? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Simulan natin sa pamamagitan ng pag-unawa sa pinaka-pinag-uusapang issue at ito ay ang real estate bubble, ang pangunahing paglago ng ekonomiya ng China at pati na rin ng kanilang real estate ay nagsimula noong 1979 at ito ay may layuning ireforma ang kanilang ekonomiya. Mula dito, nagbukas ang China sa mundo ng malawakang paglipat ng mga sibilyan mula sa mga rural area patungo sa sentro ng lungsod habang ang mga tao ay naghahanap ng trabaho upang mapabuti ang kanilang kalidad ng buhay. Daang-daang mga anak na lalaki at partikular na mga anak na babae na mga magsasaka ng Chinese ay lumipat mula sa sakahan kung saan ang kanilang kita ngayon ay katulad lamang ng kanilang kinikita sa nakaraang nagdaang taon. Dahil doon, sa loob ng 4 na dekada, ang China ay naging bansa kung saan 60% ng buong populasyon ang naninirahan sa mga pangunahing sentro ng lungsod.
ang real estate ay tinuturing na isang matatag na investment para sa isang pamilya. At ito rin ay prerequisite para sa kasal. Masasabing ang Chinese real estate ay lubang nakatulong sapagkat pinasigla nito at pinalago ang ekonomiya ng bansa. Ngayon, ang populasyon ng China ay may humigit kumulang 70% na kanilang kabuong yaman na naka-invest sa real estate. Ang ginawa ng mga home buyers ay bumibili sila ng bahay at nagbibigay ng pera sa mga developer para sa isang bahay na hindi pa nagagawa. Ang tawag dito ay ang pre-selling stage. Ang developer na pinakasikat sa China ay ang tinatawag na Evergrande Group. Ganito ang ginagawa nila. Pag may isa silang project na balak simulan, ibebenta agad nila ito bilang pre-selling stage. Ang mga buyer ay magbibigay naman ng down payment kahit wala pa construction. Ang tatanggapin ng mga developer na pera mula sa mga buyers ay yun ang gagamitin nilang pang-construction ng project. Maganda sana ang sistemang ito, kaso ginamit nila ito sa mali. Ang nangyari kasi, para naging Ponzi scheme ang ginawa nila. Halimbawa, nag-open sila ng isang project. Ang pera na tanggap nila dito, ang kalahati nito ay bubuksan nila ng pangalawang project kahit hindi pa natatapos ang una. Tapos tatanggap na naman sila ng bayad sa pangalawang project para ipangtapos sa naunang project. Para naman matapos ang pangalawang project, ay mag-open na naman sila ng pangatlong project at tatanggap na naman ng bayad mula dito. At ito naman ang ipangtatapos nila sa naudlot na pangalawang project hanggang sa dumami na ang project nila para ipangtapal sa mga naunang project. Okay. Puro ano, tapal-tapal lang nangyari, no? Ay sana ito kung tuloy-tuloy ang demand sa mga housing project. Kaso dumating sa punto na bumaba na ang demand sa housing. Kaya ang mga naunang housing project ay hindi natapos. At dahil sa pangyayaring ito, ay hindi na sapat ang pumapasok na income sa kumpanya. Halos naging negative na ang cash flow nila. Para masolusyunan ang problemang ito, ay dito sila umutang na umutang sa iba't ibang mga bangko, mula sa mga local banks at international banks, hanggang sa lumubo ng lumubo ang kanilang mga utang sa mga bangko. Ito ay umabot na sa halos $3 billion. Sa pagbaba ng demand sa real estate, ay hindi na rin sila nakabayad sa interest payment ng kanilang utang. Dahil dito ay na-default ang Evergrande. O sa Tagalog, ay hindi na sila makapagbayad ng kanilang utang. Dahil sa pangyayaring ito, maraming kumpanya ang nagsimulang mawalan ng kumpiyansa sa real estate market. Hanggang sa umabot na higit sa 320 grupo ng mga may-ari ng bahay ang pinaniniwala ang tumanggi magbayad ng kanilang mga mortgage loan. Ano ang impact nito sa Chinese government? Ayon sa mga nakalap na data, ang Evergrande ay may utang sa 171 domestic banks at 121 naman sa mga financial firms. Kaya kung ang kumpanya na ito ay mabankrupt, ay may malaking epekto ito sa ekonomiya ng China. Problema sa utang. Habang ang lahat ng iyan ay hindi maganda, ang iba pang issue sa utang ay hindi rin kaaya-aya. Hindi kumita at nalugmok sa utang ang mga proyektong imparastruktura. Ang isang halimbawa nito ay ang Super Speed Railroad. Ang proyektong ito ay nagsimula pagkatapos ng 2008 financial crisis bilang isang solusyon upang maibalik ang sigla ng ekonomiya at magbigay ng trabaho para sa mga tao. Ang proyektong ito ay isang malaking pagbigay ng trabaho. Yung realis nila, no? Yung, ewan ko kung hindi pa tapos itong kabila na to. Pero hindi ito, may harang, no? Mas okay itong ganito eh, kaysa walang harang. Mas, ito, mas safe. Di ba? Mas safe itong ganito. Pero, mas safe pag mas medyo mataas. Kasi pwedeng talunan pa yan, di ba? Pero, okay itong, ano, okay itong harang na to. Ito, wala pa. Hindi pa yan siguro patapos ito. No? Sa mga tao, ang proyektong ito ay isang malaking tagumpay na nagbigay ng trabaho sa milyon-milyong Chinese at tinulungan ang sektor ng industriya tulad ng metal at steel. Ito ang malaking rason kung bakit naiwasan ng China ang kahirapan na dulot ng 2008 financial crisis. Habang nailigtas nito ang ekonomiya ng China mula sa recession, nagsimula ang mga problema pagkatapos matapos ang construction dahil ang riles ay nakonekta
sa mga secondary locations at hindi sa mga main destinations na kung sasariwain, ito talaga ang pinakalayunin ng proyekto. Kaya ang demand sa super speed train ay hindi ganun kalakas at dagdag pa rito ang presyo ng mga ticket ay sobrang mahal. Para sa karamihan, ang kakulangan ng kita ay hindi naging issue. Gayunpaman, ang proyektong ito ay pinondohan ng napakalaking halaga ng utang na mula sa mga major banks, local banks, at galing rin sa mga government bonds. Kaya mula noong 2015 hanggang ngayon, ang interest ng utang ito ay mas malaki pa kaysa sa kita ng Super Speed Railroad. Noong 2021, ang kanilang kabuuang liabilities ay umabot na sa 5.9 trillion yuan o katumbas ng $900 billion. Sa madaling salita, sa 5% ng GDP ng China, karamihan sa mga liabilities na ito ay mga bonds na binibenta sa mga state banks. Dahil sa mga COVID lockdown ay mas lalo pang hindi nagagamit ang infrastrukturang ito. Bilang tugon, inihayag ng gobyerno ng China ang isang economic stimulus para iangat ang ekonomiya ng bansa. Kabilang dito ang pagpayag sa China Railway na mag-issue pa ng 300 billion yuan bilang railway construction bonds. Ang muling pag-utang ay isa na namang problema sa China na kung tutusin, ang proyektong ito ay hindi naman nagdadala sa kanila ng pera. Tila mas inuuna ng China ang magpakitang gilas at magpanggap kaysa sa unahin ang tinatawag na functionality at profitability. Ang ganitong kilos ay isang landas na maaring humantong sa mga pangunahing issue kung hindi matutugunan ng maayos. Dahil sa napakalaking halaga ng utang at mahinang pagpaplano, mayroong maraming mga ghost city sa China. Ito ang mga lugar na napakaraming infrastruktura at ari-arian na halos walang nakatirang tao. Dagdag pa sa mga internal na utang ng China, nahihirapan din ito sa external na proyektong pang-infrastruktura. Ang One Belt Road Initiative ay nagbabanta na maging isa sa mga pinaka-unprofitable na project sa buong mundo. Ang project na ito ay investment ng China sa halos 100 bansa. Ito ang goal ng China na palaguin ang global influence pati na rin ang paglika ng mga global links na mapapakinabangan nito. Sa teorya, pinapalakas nito ang kanilang import at export market. Ang problema sa pag-iinvest sa mga bansang hindi sigurado ang return of investment ay napaka-risky. At kung hindi kakalkulahin na maayos, ang mga investment na ito ay magiging walang silbi. Noong 2020 at 2021 pa lamang, kinailangan ng China na muling makipag-ayos na higit sa $52 billion na utang at marami sa mga bansang kinakaharap ng China ay ayaw o hindi kaya magbayad. Ang Belt and Road Initiative ay naging napakalaki sa puntong naging pinakamalaking development credit ang China sa buong mundo. Nalampasan pa nito ang World Bank, gayon din ang International Monetary Fund. Dahil dito, maaaring makakuha ang China ng malaking geopolitical leverage. Pero ito ay may kasamang panganib para sa katatagan ng pananalapi ng China. Pwede rin ito magdulot ng isang pampolitikang problema dahil sa paglahok nito sa foreign affairs ng ibang bansa. Kahit na marami ng utang ang China, patuloy pa rin sinusuportahan ng gobyerno nito ang zero COVID policy hanggang ngayon. Ang original na plano ay matigil ang virus at sa paggawa nito, ang pamahalaan ay dapat makitang may kakayahang gawin nito. Sa ngayon, ayon sa opisyal na data, ang bilang ng mga namatay mula sa virus sa China ay nasa mahigit 5,000 lamang. Habang ang US naman ay higit sa 1 million ang namatay. Gaano man dinoktor ang mga bilang na ito, ay maaaring gawin pa rin itong rason ng mga otoridad na mag-lockdown. Habang ibang bahagi ng mundo ay nagpapatuloy dahil sa herd immunity, ang China naman sa kabilang banda ay hindi ito magawa-gawa. Sa sandaling ipahayag nila ang zero COVID policy at kung paano ito magpapatuloy ng higit sa 5 taon, mabilis na nagbago ang pananaw ng mga tao tungkol sa lockdown. Ang mga tao ngayon ay nagpoprotesta dahil sa lockdown sapagkat para sa kanila, isa itong malaking bangungot. Ano ang ibig sabihin nito para sa ekonomiya ng China? Una, mapapansin ang napakalaking pagbaba sa internal demand at pagtaas ng demand ng trabaho.
Sa pangkalahatan, ang zero COVID policy ay hindi lang isang pangunahing issue na kinakaharap ng China, kundi pati na rin ang buong mundo. Naging maliit ang kumpiyansa ng mga dayuhan na gustong magnegosyo sa bansa kung saan inaasa nila ang export at import sa China. Ang mga issue sa ekonomiya at pampolitika ay hindi lamang ang mga problema na kinakaharap ngayon ng China. Ang pagtaas na kawalan ng trabaho sa mga kabataan at edukasyon ay mabilis na tumataas, lalo na noong Hulyo ng taong ito. Higit sa lahat, ito ay dahil sa pagbagal ng ekonomiya at sa pagliit ng mga oportunidad. Pero paano na nga ba ang ibang bahagi ng mundo? Ang mga problemang ito sa China ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto, lalo na para sa mga taong direktang umaasa sa import at export market ng China. Maaaring nating asahan na magpapatuloy ang inflationary trend habang bumababa ang Chinese supply. Magiging lubhang kawili-wili ang ating masasaksihan habang hinihintay natin ang mga pagbabagong mangyayari. Mababago ba nito ang world trade sa inaharap? Magiging trend ba ang globalization o pagkatapos nito ay mas dedepende na ang mga bansa sa kanilang mga sarili? Kung ito man ay ang pananaw ng China o ang world economy sa kabuuan, tanging oras lang ang makapagsasabi. Ayos. Yun nga guys, no? Napanood naman natin si Sir JP Amazing Stories. Natulala ako doon dahil masyadong technical, no? Kasi syempre hindi naman malalim o hindi naman ako masyadong matalino para maintindihan ko lahat. Pero ang pagkakaintindi ko sa buod tungkol ito sa ekonomiya ng China, no? Kasi pabaksak na ang ekonomiya, sabi nga ni Sir JP Amazing Stories, dahil na rin sa mga rason katulad ng COVID-19, yung virus, no? So syempre ang daming nag-lockdown, ang daming nawala ng trabaho, you know what I'm saying? So isa na rin yung sa rason kung bakit ang hirap umakyat ng ekonomiya ng China ngayon, no? Syempre sa kanila nagmula yon. And then nandiyan din yung sinasabi ni Sir JP yung tungkol sa real estate, no? Sa real estate kung saan nagkaroon ng Ponzi scheme, no? Parang nagkaroon ng parang pyramiding, parang ganoon, yung parang meron silang project na ganito, tapos para matapos nila yon, kukuha sila ng pera doon sa kabilang project para ipantapos sa ganyan. Parang nagkanda ganun-ganun na sila, no? So isa na rin yon. So nawalan ng kumpiyansa yung mga tao sa kanila, no? Dahil sa ganung aberya, no? Kasi siyempre na na bankrupt sila, nawalan sila ng pondo. So umutang yung company na yon para matapalan yung kanilang dapat gawin. But anyway guys, maraming salamat Sir JP Amazing Stories. Maraming salamat sa kaalaman, no, sa knowledge na ibinigay mo tungkol sa amin. You know what I'm saying? Yun lang guys, maraming salamat. Don't forget to subscribe to my channel, comment down below, and give me a big thumbs up. Maraming salamat. Let's go.